ni ate. Kamusta yung pakikitungo ni nung ate mo kay Lawrence? Ay, kasi nga hindi mo pala napakilala, hindi pala na-meet. So, dahil ba sa paghigpit ni ate, ito ba yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay? O paano ba kayo naghiwalay? Lawrence. Nung around January po, 2022, siyempre po, nagkakaroon po kami ng mga small fights and then parang tuloy-tuloy na po yung away namin, which is normal kasi bata rin po at that time. Kahit po ako, aminado po ako na medyo immature na po ako noong time na yon, na yung mga bagay na naiintindihan ko ngayon, hindi ko siya maintindihan back then nung kami. And then, hanggang sa umabot na nagte-take toll na rin sa akin yung pakilala mo kaya ako. Kasi parang kailangan ko mapakilala. Kasi ang hirap rin po nung tatalungin ako ng parents ko na alam ba ng parents si Shera na ako kasama, na ikaw yung kasama. Parang, kasi po lagi kami magkasama eh. Alam ba? Lagi ko po sinasabi na, oh, nagpaalam po siya, nagpaalam. Kahit hindi naman po. So, sa side ko po, parang, ang hirap na parang pati sa magulang ko nagsisinungaling ako. So, sinagsimula sa mga small fights. Oh. Kuya Ogi, natry mo ba yon dati? Bakit no. Si Rogi? Bakit si Rogi pag small fights? Hindi, syempre, yung kabataan niya. Yung small fights. Experience mo raw ba yun, sir? Hindi. Di tapos usapan, di ba? Kailangan mo lang masagot niya, hindi. Di tapos. May gusto ko tanong si Shera. Bakit hindi mo kayang ipakilala si Lawrence sa family mo? Sobrang takot ko po kasi nun. Kasi baka po paghiwalayin kami. Kasi nga parang sa tingin mo, illegal kasi yung relationship niyo sa side mo eh. Kaya lang kasi sa part ni Lawrence, talagang pinakilala ka sa buong angkan ba? Tama ba? Oo. Buong angkan eh. Pati sa tatay, nag-video call oo, pa. Oo, FW, di ba? Pero wala bang subok? Oo. Try ko na nga. Kasi... Sabihin ko na nga, matagal na rin naman na kami. Nag-try po ako nung birthday ko po. Tapos, biglaan lang po kasi yung handaan nun. So, hindi ko po siya nabigyan agad ng notice na may handaan dito sa bahay, papakilala na kita, mag-risk na ako, lalaban ko na to. Ganun po. Tapos, since biglaan po yung handaan, late ko po siya nasabihan na gusto mo bang pumunta dito sa bahay, papakilala na kita. Kasi birthday ko naman, siguro naman pagbibigyan nila ako. Ayun po, eh, hindi po siya nagpunta nun eh, kasi... Ba't hindi ka nagpunta, Lawrence? Kasi po, feeling ko parang nadamay lang ako sa invitation. Para napilitan. Para tapos, PT invite ba? Tapos, di rin naman po niya sinabi sa akin nung time na yun na ipapakilala niya ako. Yun rin po yung ano ko na, paano yun, pupunta ako dyan eh, di ba? Ayaw nila. Hindi naman ako kilala. Parang hindi ka welcome. Opo. Mas feeling ko, ano lang siya, para lang sa friends niya. And then, feeling ko nung time na yun, in-invite niya kasi kawawa naman yung boyfriend ko, wala dito. Parang, yun po yung na-feel ko nun. Parang napilitan lang. Hindi mo alam, yun na pala ang araw na hinihintay mo. Opo, pero actually po, hindi po ako napilitan nun. Buo na po yung loob ko nun. Sabi ko, magalit man sila o hindi, eh wala eh. Eh, ba't di mo sinabi sa kanya yung Shera? Hindi ko po yun na-explain ng maayos sa kanya po eh. Pero yun po talaga yung gusto kong mangyari nun, na i-risk ko na. Birthday ko naman eh. Parang kasi pag birthday, baka less yung galit o sama ng loob eh, di ba? Mas kaya, maiintindihan kasi araw. Yun na ba yung dahilan kung bakit naghiwalay kayo? Hindi pa po. Yun nga po, yung pagdating ng 2022, nagkakalabuan na and then meron po akong parang breaking point na parang doon naramdaman yung pagod kasi pupunta po kami doon sa birthday ng friend ko. Eh, overnight po yun. So, si Shera po, nasa may mall, and then susunduin ko po siya doon, tapos nabanggit niya na kasama niya yung parents niya. Tapos ako po, nakikiusap na ano, baka pwede mo akong pakilala, saglit lang. Tapos sabi ko parang, kasi ang dami ko na pong iniisip no, dahil ang dami po ang aming away. Tapos, di ko po alam kung ako lang, pero yung feeling ko po na sabi ko, please pakilala mo ako, parang baka maayos, parang feeling ko maayos yung lahat. Feeling ko mabawasan yung iniisip ko. Parang ganun po. Mawawala lahat ng mga pinag-awayan nyo. Basta makilala mo lang yung parents. Kasi po parang, at least kilala na ako. Yung ibang away, sa susunod na yun, at least nabawasan. Parang ganun meron po yung feeling. Meron ka doon ba sa mga ex? Pang ilang girlfriend mo si Shera? Pangatlo po. Doon ba sa mga una't pangalawa mong na girlfriend, napakilala ka ba sa mga magulang nila? Ayun, hindi rin po kasi. Sa una po, alam na may boyfriend, then pinapalayo ako. Kasi bata pa po eh, naiintindihan ko naman po, bata pa. Tapos binan ako sa subdivision.
Binangga? Oo. Sa subdivision? Binangga, bawal ka po. Oo ka. Anong ilang taon ka lang noon? Bata pa po kayo, high school? High school na ban ka na? Siyempre. Baka parents kasi siguro. Baka presidente ng association nun. Baka naman nabili niya yung guardhouse. Oo, binili. Pero sakit naman. So paano, trinay mo pumasok, tapos ano sinabi sa'yo? Ayaw eh, kasi... Basta ayaw po nung parents kasi andun eh. Tapos yun. In-explain ng gwardiya sa'yo yun? Umiyak ka? Kasi nagpupunta po ako doon, bumibisita po ako eh. Eh ayaw po talaga nung parents. Hindi mo ba alam yung gwardiya doon, ninong mo pa? Dapat pinakiusapan mo sana. Oh. Hindi ka ba nag-isip noon? Sa tatlong girlfriend, parang hindi ka ipinapakilala. Hindi ba bumaba yung self-esteem mo? Yung sa pangalawa po, napakilala po ako pero ang tagal. 2 years na rin po kami halos. And then, basta ang tagal po. Tapos, parang may inaantay pa siyang timing nung makilala niya. Tapos nung napakilala ko, mag-break na rin kami. So parang nag-break na rin kami after nung... Pero nakilala po. Pero yung fact po kasi na parang antagal na eh. Parang lagi, nangulit po kasi ako yung napakilala, pakilala. Punta ako na maayos. Ganun. Alam ni Shera yun? Yes po. Yung gustong-gustong makilala ni Lawrence yung family mo? Opo. So talagang natatakot ka lang na baka... Yun may maging bitya ng pagkakahiwalay niyo. Hindi rin natin masisisira. Okay. Pero sino ang nakipaghiwalay? Ako po. Anong sinabi mo sa kanya? Yun, naipag-break po ako through chat. And then tumatawag po siya. Sinasagot ko po pero pinapatay ko rin po agad. Kasi po, sinasagot mo, tapos papatay mo din. Ang sinasabi ko po kasi na, yun, pagod na kasi ako. Sasaktan ako. And feeling ko po kasi noon, sabi ko sa sarili ko na parang siguro ano, piliin ko na lang yung sarili ko para hindi mawala yung pagmamahal ko sa sarili ko. Kasi mas mahirap po ata pag dumating sa point na mahal ko siya pero hindi ko na mahal yung sarili ko. Remember.